Actually, sa akin lang muna ang inaano ko ng amo kasi ang problema dito, yung pag-a-apply nila ng amo, hindi nila masundan. Hindi masundan, tamad. Pero pag masipag ang isang farmer, eh pag sinundan niya, mayroon akong isang kaibigan sa hain. Ang galing niya. Ang galing niya. Naka pure amo ang ginamit niya. Actually, sinupervise ko siya. Yung kanyang 1 hectare, naka-ani siya ng 162 ang tuwa. First time na nangyari sa buhay niya, naka-ani siya ng 160. Oo. Talo mo pa rin yung kanina, ay, almost 200. Ako, kaya ko makapag-200 yung aking kan. Kaya yan ang pinakamaganda sa lahat. Eh, yung iba kasi, siyempre, nakakaawa naman. Okay, bibigyan kita ng amo, babantayan ko yung bukid mo. Like yung tao ko kahapon, marami kaming, ano eh, yung mga tao dyan, sige, bibigyan kita ng amo, tutulungan kita kung paano i-supervise kasi marami nagtatanong eh kung paano gamitin yung amo. Mm. So kailangan i-ano mo talaga. Ituro mo sa kanila kung paano gamitin. Kasi pag napabayaan, wala. Hanggang doon na lang. Mm-hmm. Kasi yung iba, sabi na, ay, 2 weeks na o 3 weeks before harvest, kailangan mag-spray ka pa eh. Two weeks before harvest, mag-spray ka pa. May spray pa? Yes. Anong purpose nun? Ang purpose nun, yung mga halos hindi nagde-develop na laman ng palay, magde-develop pa siya. Kaya niyang habulin? Yes, naghahabol pa yun. Okay. Eh, yung iba kasi hindi naman nilaga, ano, eh, huwag na, harvestin na yan, huwag mo nang isprihan. Ganun sila eh. Mm. Eh, sabi mo, pagod lang yan, ganito, ganito. Pero pag umani ng maganda, ang ganda pala nung amo. So sabihin nila? Oo. Pero marami na dito, may mga co-op na talagang bumili sila ng amo. Mm. Maraming bumili ng amo. Na co-op? Yes. Nung nakita nila yung vlog natin, ang dami nilang, ang dami nagtatanong dito sa akin na saan kaya yung June Alba na yan na pinupuntahan ako? Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Mga 8 sachet. Isang farmer, 1 hectare. Oo, 1 hectare. Kasi buong cycle na yan, no? Yes, pwede nang ibinibigay kasi ng sa government ata, pwede ng 400 yung ano eh. Alam ko, pwede. Kaya sabi ko, iyan mo sa, ano, dapat talagang susugan talaga na gumamit ng amo. Nakita ko yung vlog nyo, yung interview ni Maki Attorney at kanya. Dapat yun ang ano eh. Makuha natin yung tamang ano nung one. Eh, sabi mo na, may 5 hektarya ka na binubukid. Kumita ka ba ng kalahating million in 4 months time? Ayaw pa ba yun? Survive mo na yung pamilya mo. Kung hindi ka masyadong magastos, di. Sabi mo na, 50,000, may savings ka pa. Di ba? Kung you spend, tapos you spend 50,000 a month. Oh. In 4 months, this is 200,000. May 200,000 ka pa, may savings ka pa. Eh, hindi ka, ulam lang ang bibilin mo eh. Dahil kung may palay ka, pabibigas mo, hindi mo na ano yan. Di ba, Sir Buddy? Tama ba ako? Talagang masusurvive ng isang magsasaka ang buhay niya. At mabibigay natin ng mas mura ang bigas. Kasi yung sinasabi ni Presidente na 20 pesos per kilo ng kilo bigas. Ng bigas. Kaya yun. Ako, umani ako ng ganun. Kaya lang ako, siyempre ayoko naman ibigay ng mura yung bigas, yung palay ko. Dahil nabibili naman ang mahal eh. Ibibigay ko ba ng mura, di traders na ako kumita. Kasi, kung and every kilos, that is 60 kilos eh.
Okay. Yung aking 60, average daw siya, 60 kilos eh. Ang average nung isang kaban. Isang kaban. So that's 60, this is 3,600 kilos. Tama ba? Walang nag-iisip. 60 kabans times 60 kilos. 60 times 60. 3,600. Times, sabi mo na, 1,750. Kasi yung... Ano ba yung tawad niya kanina? 63,000. Ah? 63,000. Gumastos ako ng... 10. 10,000. Meron akong... 53. May 53,000 ako. Oh. Divided by 3. 3 months. 3 months. Almost 18,000 ng... 45. Hindi. Hindi. Ano yun? 3,000. Divided by 3. Hindi, bali 4 months mo. 4 months. 120 days eh. 13,000. Per hectare. Per hectare. Hindi, 3,400 square meters lang yun. Ah, oo, 3,400 square meters. Kung ako'y mayroong, ano, 3, 4, kung ako may 1 hectare, times 60 mo, times ko itong 13, so 60. Ah. Ulit tayo. Doon tayo sa, ulit tayo mag-compute doon sa 1 hectare, sir. So 1 hectare. 1 hectare is... Mga 180 kaban. 180, 190. Yung nakuha mong ilan kanina? 200 kabans. Yung... Nakuha mo kanina? 200. Halimbawa, 1 hectare yun. 200 kabans. 200. Times? 60 kilos. 60. 12 tons. 12 tons. Okay. 12,000 yan. Times... 1750 per kilo. 210,000. 210. Yung gastos ko ay 10 lang. Hindi. Ay times 3. Times 3, that is sabihin natin 40,000. Oh, minus 40,000. 170,000. Oh, divide mo sa ano, 4 months. Sa 4 months. Mayroon ako 40,000 mahigit. Dire mo 40,000 pesos. Monthly in 1 hectare na palay. 42,500. Oh. Sir, times 10 hectares kay Sir June. Times 10. 420. Every month. Oh. Every month yan, ha? All year round na yan kung tutuusin. Yes. Times 12. Oh. Ay, hindi pala kasi 4 months. Ano yan? Dalawang... Ano? Twice a year. Twice a year. Times 850,000. Hindi, ano lang yan? In 8 months. No. Dalawang buwan, times 2 ko lang. Dalawang kung gusto mo, i-divide mo yung... Hindi, balik tayo dun sa ano, balik tayo dun sa... Ulit tayo, isa ulit. Huwag natin i-divide. Balik tayo... In 1 year na tayo, 12 months na tayo. Balik tayo dun sa ano? Balik tayo dun sa... 42,500. Ano ba yung 42,500? Yung per month. 4 months. Yung kita ko sa 4 months. Hindi, ibalik mo. Oh. Ibalik mo sa... I-divide mo sa sakwan. Times 4. 170,000. Diba, ilang hektare yan? 1 hectare. 1 hectare, diba? 170,000 times 10. Times 10. 1.7. 700. 1.7. Oh, divide mo sa 12. Yan, i-divide mo by 12. Kasi 1 year na akong ano eh, yan ang trabaho ko. 141,666. Oh, kumikita si Sir June ng 141,666.667. Kaya lang nagpapainit ako, araw-gabi yan nagpapainit ako. Hard work, hard work. Hindi yan ano, hindi yan dumating lang yung pera na yan. Pero, hard work yan. Lalabas mo na gastos mo lahat doon. May pangkain ka pa. Kasi yung pinakamaganda rito, yung hindi ka na bumibili ng pinakakain mo sa pamilya mo, andan na lahat sa bukid ng gagaling. Mm. Oh. Eh, kung in 1 year, sabihin mo na, malakas na sila kumain. Dalawang kaban na bigas ang isang buwan. Mm. That is 24 sacks. Oh. Buhay na buhay ang pamilya mo. Hindi ka na kailangan na mag, ano, kaya... Yung mga, iba lang kasi ano yan, mga binatilyo mga anak mo niyan. Kayong kami lang. Eh, Sir Buddy, kami lang ang mag-asawa ng ano eh. Kaming mag-asawa lang ang ano eh, gaano lang karami yung kinakain namin.
Kaya ako hindi rin, ano. Sir. Kaya masaya na ako kung nakita ko yung ganyan ng buhay eh. Eh, ito ang pinakamagandang nangyayari sa akin. Ay. Kasi andito lang ako, hindi ako umaalis. Oh. Yung harvester ko, pag kumita ng... Iba pa yung kita ng harvester mo. Ay, yung harvester ko, kaya niya kumita ng 30 to 40,000 a day. In 60 days yun, 2 months na harvest. Kasi after that, wala nang harvest. Wala na ulit. Ladder, ano naman, land preparation na naman. Kasi sa land preparation, andyan na naman kami, gastusan na naman yan. Wala kang kita. Pero nakakapagbigay ka ng trabaho sa mga tao. Marami kang natutulungan. Halimbawa, yung operator mo ng harvester, kumikita siya na in 2 months, kumikita siya ng mga 80,000. 80,000 ha? Yes. Driver mo ng harvester? Oh, yung harvester na yun, yung operator ng harvester. Yung mga tripulante nung kumikita ng mga 30,000. Kaya, kasi ang bayad ko sa isang sako, that is 20 pesos. Yung na-harvest ko, babayaran ko sila. That is already 1,200 na yun. So, ang ano dyan, ang kagandahan sa akin kasi may sarili akong gamit. Eh, pag wala kang sariling gamit, mahirap. Kasi, from the very beginning, negosyante ka. Eh, kaya alam mo na ba't na talagang ganyan. Yun ang totoo. Ilan ang harvest niyo man? Hanggang hapon pa yan? Hanggang hapon, hanggang gabi yan. Tumatakbo yung serbadi ng kan. Mga mag-start ako minsan. Ngayon na ano ako, mga 8:30 hanggang 9 o'clock ng gabi. O hanggang 12. Nag-harvest yan? Yes. Kaya may buyer. Kaya ng harvester yun? Kaya ng mga tao mo yun? Kaya yun. May ilaw sila? May ilaw yun. Manliwanag yung ilaw. Ako ang operator ng kan. Pag napapagod ng mga tao ko, ako nang na, sabi ka na sa akin. Ano? Senior citizen ka na, nagsasampa ka pa din sa... Kaya ko pa naman eh. Ba't ako kailangan huminto sa trabaho? Isipin mo, Sir Paddy, maghihakot ako ng palay. 1,000 kaban yan. Ako nagdadrive nung pang ano namin, yung panghakot ng palay. Ano bang panghakot niyo? Hauler. Hauler talaga, bumili ako. Or yung traktora. Kaya yun ang kagandahan ng kan. Kumpleto ka ng gamit, lahat ng gusto mong mangyari, magagawa mo. And unlike yung iba, hindi. Yung iba kasi, ako sa totoo lang talaga, ang ibang farmers, hindi naman nila nakikita yung ano eh, pagnaani, benta, bayad utang. Pinakamahirap sa farmers yung pag-ani mo, may nakaabang na naghihintay na lang naniningil. Naniningil. Hindi mo ma-enjoy eh. Hindi mo ma-enjoy. Hindi mo ma-enjoy yung kita mo kasi birihin mo. At saka, pinagpagura mo, hindi, nasa yes. Inihintay kang... At saka hindi mo ma-enjoy. Hindi mo ma-enjoy. Makikita mo na dami kong palay. Ang sarap pala. Ang sarap pala. Ang dami kong palay. Ganun lang, ano yun. Thank you for waiting, bro. For the chat, gawali kare-kare. Wow. Ganda na presentation, ha? Kaya masarap yung ano ko talaga na ako, bahala na. Sige. Bahala na. Okay. Garlic rolls. Yung sinigang na lang, ha? Ah, sinigang. Ang pinaka ano la sa lahat. Pag ikaw magsasaka, huwag ka nang mag... Talagang kung ang buhay mo, ano? Huwag ka nang magbuhay ng luho. Oo. Kasi pag nagbuhay ka ng luho, baka kailangan mong bumili ng pangangailangan mo sa bukid. Nauna pa yung luho mo luho kaysa... Mo. Ano, eh, yung bukid, eh, dumarating ang ano niyan. May mga panahon na ito ang kailangan.
Ano yung number one na luho ng magsasakas? Kasi yung ano, bibili ng motor, may motor na, bibili ng bago uli. Di ba yun ang ano ng magsasaka? Kasi akala nila, hindi, bibili na ako ng motor kasi may motor pa naman nagagamit. Kaya sa atin dito, sumubra na yung dami ng motor eh. Kita mo sa kalye, yun ang iniiwasan mo, iniingatan mo. Baka mabangga mo sila. Hindi sila nakukontento sa mga bagay na, wan. Mayroon ng tricycle, tumatakbo na, bibili pa ng isang tricycle. Ganun ang farmers ngayon. Kaya pag ano, baw na sa utang. Eh yung pahulugan, ang dami nagpapahulugan. Pinakamahirap sir. Dali-daling kumuha. Mm-hmm. Ako, malaking pasalamat ko. Nagkakilala kami, attorney ako niya. Through my cousin, Nathaniel Pabila. Pero malaking bagay. Malaking bagay na ako'y naka-ano ngayon. Uy, sige na. Yung sinigang na lang natin, oh. Sige na, sige na, sige na. Kuha na po kayo, sir. Kaya sunod po kami. Oh, mag-ano na kayo at ano tayo. Tabayanan ko talaga kayo. Simula at ano, nag-farming ka? Amo ka kagad? Hindi pa po. Nag-ano lang ako, nung nag-amo lang ako, nung kwan. Nung medyo na ano ko na yung kwan. Pang-erang trapping mo na nag-amo ko, sir? Pangalawa? Pangalawang trapping. Pangatlo na. Pangatlo na. Thank you. Padagdag kami isang rice. Isang rice pa. Garlic rice pa. Mm-hmm. Yung main business mo, tuloy-tuloy pa rin. Mga anak mo nang nag-ano? Bukas kailangan lumuwas ako ng Manila. Bakit? Ayusin yung mga maliliit na problema. Hindi. Alam mo kasi, Sir Buddy, yung mga bata. Mm-hmm. Hindi naman kasi sila namulat ng hirap. Hirap eh. Kailangan pa rin. Ako ang malalay. Lalay sa kanila. Gagaya nito. After nito, pupunta pa ako sa bundok. Kasi titingnan ko yung mga tao ko na magpapaharvest doon. San doon? Malayo dito. Mga malapit sa Barangay. Hindi. Ano lang, malapit sa Talugtog. Ah, layo. Pero sa bundok. Hindi naman makakarating ang sasakyan. Ano lang, ETV. May ETV akong malaki eh. Magka-boundary pala ang Kuya po at Talugtog. Ah, Talugtog. Yes. Pero may areas din ako na masira yung palay. Ah, meron yan. Bakit? Nakakalimutan ko, hindi ko napupuntahan. Ano ibig mo sabihin? Nag-ano na? Na hinug na ng masyado? Hindi. Natamaan siya ng steam borer. Kasi, yung mga tao hindi nag-report sa akin. So, kampante ako, na ini-spray yung amo. Hindi pala? Yung pala, hindi. Nakita ko, andun lang yung amo, nakasabit doon sa bahay niya. Ay nako. Medyo late. Ubusan niya yan. Kain niya. Yan ang naging problema. Hindi kasama sila misis mo ngayon. Ano ba? Nandiyan pa sila sa Kalasyaw pa susunod sila. Oo. Tapos uwi na kami ang Manila. Ah, okay. Anong sakyan ng ano nila? Yung sa isang kaibigan ko. Ah, okay. Eh, gusto ko sana makausap, magtatanong din. Hindi ko lang alam kung mag-aabot pa kayo. Monitor mo sila. Asan na sila? Ah, sige. Kala ko tinawagan. Kasi aalis si Sir John eh. Sige po. Nakalimutan mo. almost 1 hectare. Pilyor talaga ang inamin. Naka 80 lang.
Masabi mo na, nandito tayo. Pero sabi ko nga, pinalis ko na yung tao. Tao. Sabi ko, nung nakikita kong lumalaki ang palay, gumaganda ang palay, eh, nabibisit ko. Sabi ko, yan, hindi pa baba sa 200 ang aanihin. So, okay, okay. Maganda yung ano. After 2 weeks na napunta ako, mga 3 weeks, bago ako nakapunta, wow, sabi ko, bakit parang may dapa? Kita ko yung ng palay. O, tinanong ko, nag-spray ba kayo? Sabi niya, sir, nag-spray po kami 3 weeks ago. O, tingnan mo yung palay mo. Sir, maganda. Sabi ko, hindi yan. Titingnan mo yung puno ng palay mo. Sabi niya, sir, nangingitim. Sabi ko, that is ano na lang stem borer. Simula na yan. Hindi nakakuaabot yan. Kasi masisira na talaga yan. Tuluyan. Naniwala sa akin, nung inani na yung palay, walang inani. Sir, ganda-ganda ng palay. Hindi. Tingnan mo ko ako yung palay mo, walang laman. No? Eh, bigla akong, kasi bahay ko rin yun eh. May mga bahay kasi akong pinagawa dyan sa kanila. Hindi ko ito. Oh, may dalawang sachet ng amo dito. Oh, may amo dito. Eh, sir, sorry, hindi ko po na-spray kasi ulan ng ulan eh. Sabi ko, yun ang kailangan ng palay mo. Lalo na yung umuulan, yun talagang kailangan ng bukid. Kasi hindi natin maano eh. Protection. Kaya mo pa ba i-diagnose yan na ganyan ang itsura ng palay? Hindi mo na kaya yan. Pabayaan mo na. So, siya rin. Siyempre, kung naka 200 yan, mayroon na siyang 30 kabans. Eh, wala pang 100. Di wala pa siya. Hindi, kawawa siya. Sabi ko, sa sunod na next wrapping, hindi ka na pwedeng ikaw ang mag... tatao. Ano yan? Ito ba yung pinuntan natin na nagpagawa ka ng bahay? Iba? Iba naman to. Iba rin. Grabe, ang dami niyo sa kahin. Ito nagawa mo lang. Ito, Sir Buddy. Pinapagawa ko sila ng tirahan nila para doon lang sila. Nakapoko sila. Kasi pagpunta ko ng umaga, makikita ko na, pag tinanong kita, ano bang problema ng palay? Boss, kailangan natin ng patubig yan, ano. Ado na kaagad. Unlike kung wala siya nakatira doon, ay uwi muna ako, boss. Mag-ano muna ako, mag-almusal muna ako, mag-ano tayo, di ba? Kasi totoo lang, Sir Buddy, nakakapanghina na umani ka nang na-failure yung buod. Yung 1 hectare mo, aani ng 80 kaban. Failure yun. Lugi yun? Hindi naman. Hindi ako nalugi. Kasi mayroon siyang 15% doon. Babawas ko yung abester ko, magkano lang matitira. Pero okay lang. Siya hindi kumita. Hindi naman. Kaban. Sabi ng asawa ko. Ilang hektarya ako, 100,000 lang kinita ko. Huwag ka lang magkakamu. Okay na yan. At least mayroon kang 100,000. Eh, yung mga ibang farmers dyan, hindi nga kumikita ng 100,000 na 50,000. Ito totoo lang. Pag hindi ka marunong magbukid, talagang hindi mo kayang kitain yung kwan. Yung sasabihin mo, yabang na lang yun, Sir Buddy. Yung kumita ka ng 100 sa isang hektarya pagka hindi ka nakapokus, yabang na lang yun. Magyayabang lang yun. Magyayabang na lang yun. Pero ako, kumita ako ng 100,000, talagang nakatutok ako dun. Lahat ng ano yan, kahit puno ng palay na yun, tinitingnan ko anong kailangan na ano dyan. At saka from the start, sa land preparation, doon pa lang ako, doon ako na gano'n. Pupokus na ako. Unlike sa iba,
doon sa land prep, hindi nila inaayos yun. Anong pang ano mo? Pang pagsama sa damo? May herbicide. May herbicide kayo? Nag-herbicide na ako. Pero, may paraan naman kasi. Yung damo, alam mo, makikita mo eh. Pag masipag ang tao, di, siyempre nag-herbicide kami sa una, at saka every, after 7 days, titingnan mo kasi after transplant, ano mo ng herbicide kasi parang di tumubo yung maliit na damo. Pero mayroong paraan dyan. Pag masipag ang tao, yung magsasaka, pag nakikita siya ng damo, bunot. Bunot. Yun ang ano eh, kasi siyempre bibigyan mo siya ng 15%, di ba? Yun ang katumbas ng kanyang paghahanap trabaho dyan. Yun ang kapalit. Yung araw-araw. Yung araw-araw na nagbibisit siya sa farm. Sir, buddy, every day, start at 5:30 in the morning, nasa farm na ako. Siguro wala namang, kung sa atin ha, wala naman sigurong kamukha ko. Hindi ko naman sinasabi na mayroon kaming kabuhayan na ano. Na ako eh, hands-on talaga yun. I wake up at 3:30 in the morning. Pagkaraan yan, magkakape ako. 4:30, bababa na ako sa bahay. 5 o'clock, nandyan na ako, umiikot ako sa farm ko. Tinitingnan ko isa-isa yan. Pagdating ko ng mga 9 o'clock, nasa bahay na ako. Pahinga na? Pahinga na. Tapos, uulit na uli ako. Mga 4 in the afternoon, kung hindi ko matapos yung isa-isahin. Okay. Kasi ako, okay. Sir Buddy, talagang pag nakakita ako, isa pa yan eh, yung damo. Pag nakakita ako ng damo, ako mismo pupunta ako sa bukit, lulusong ako, bubunot ako ng damo. Kaya hindi dumadami yun? Unlike yung iba, masarap na yun, pinapanood lang nila eh. Lahat na may-ari ng bukit, maliban na lang yung talagang magsasaka talagang ano. Pero pag lumaki na yung palay, napansin ko kasi sa magsasaka eh. Pag lumabas na yung bunga ng palay nila, naghihintay na lang. Naghihintay na lang sila ng aani. Mali. Mali, mga pamamaraan. Ako kasi, hindi. Pag 4 o'clock in the morning, kape. Pagdating ng 4:30, takbo na sa farm. 5 o'clock, pag binakita ako dyan, anong problema? Andyan na ako. Kasi ang ano yan eh, para kang doktor. Mag-umaga pa lang, nagra-rounds ka na. Eh, yung iba, naghihilik pa yun. Kaya ako nagagaya ako ng mga tao ko na, siyempre sabi ko nga sa kanila, hindi aasenso ang buhay ko. Kung ganito pa rin ako. Natatamad-tamad ako. Ito mo, isang pamilya na wala nang hanap buhay dahil pinabayaan niya yung farm ko. Yun ang pinaka ano ko talaga. Eh, sa atin naman, kaya nga sabi ko nga eh, gusto natin makatulong sa kapwa natin. Kaya lang, pagka hindi niya inayos yung pagtatrabaho, eh ano gagawin ko? Hindi naman pwedeng stay ko siya dyan. So, need ko na maghanap ng ibang makakatulong sa akin. Butit may nahanap ka? Na... Mayroon. Maraming may gusto. Maraming may gusto. Kasi yung iba, talagang hindi sila yung binigay mo lang nga yung comfort eh. At water niya. Binigay mo lang nga yung comfort, pero hindi nila kayang ano yung trabaho nila. Pabayaan na lang. So, ako, yun na lang. Pinakaano ko ngayon, mas masarap ang buhay dito sa bukid. Palagi ko, haba pa buhay ko eh. Ilan taon na kayo ngayon, Sir John? 60. 60? 60. Kaya ano lang. Sabi ko, pero gusto ko, at the age of 65, retired ako na. Retired ka na? Oo. Hindi na, ayoko na magpainit. Ayoko na magparaw. Pero pwede pa ako mag-ano lang dyan. Kasi kailangan umaba ang buhay eh. Pero kung pabayaan mo na ano, yung siyempre
may mga apo, masarap kasi yung mga apo ang ano eh. Ilan na ba apo mo? Tatlo. Nasa Manila lahat? Oo, sa Manila. Ah, andito yung isa. Kaya ang kasarapan dito, pagka may umuwi ka na, may lolo. Yung isa, tatay. O, di, so, ano na, parang maligaya ka na. Pero doon ako, magdamag ako kagabi sa, doon sa kabilang farm ko. Kasi nagpapaano ako ng mga palay. Harvest? Hindi. Uh-huh. Nagpapabilad. Eh, umulan kahapon, baka sama ng panahon kahapon eh. Baka madisgrasya. Mabasa, pabayaan ng mga tao. Nako, di lalong paulit-ulit. Talaga na. Talagang itutukan na. Oo. Pero yun, na-harvest na yun. Harvest na yun. Kailangan, pabilad mo. Tapos bibili na lang 1750. Nako po, Lord. 750. Kaya, ako. Ah, yung presyo? Yung presyo. Pwede talagang mababa yung palay sa 20 pesos per kilo ng bigas. Kung ang farm inputs, bababa. Kasi mag-start kung, dapat sa farm inputs. Kung ang fertilizer, sabi mo na, fertilizer, at saka yung maano nila itong amo na ito, may baba itong maayos ng DA. Sabi mo na, you spend 30,000 to 40,000 per hectare. Kung umaani ka na naman ng 200 kaban. Diba? Yung computation mo, andun lang yung sir body. Pag ang farmer sa isang hektarya kumita ng 100,000, kasarap ng buhay niya. Di ba? Pero pag ang farmers kumita ng 20,000, baon pa sa utang, wala na. Ano? Pinakamahirap sa lahat. Ano, sir body? Anong natin? Sir, nagmamadali ka na. Babalik ako. Ano ba plano nyo? Dito muna kayo? Anapin ko lang, sir, kung asan sila. Kasi yung kaibigan ko ay... Gusto niya ako ma-meet. Gusto ko niyang ma-meet. Okay. Kasi marami siyang tanong. Sige. Okay lang. Pupunta lang ako sandali sa bahay. Okay. Anuhin ko lang yung ano ko. Pwede ko yung balikan dito. O anong gusto nyo? Ah, dito na lang, no? Para di, sige sir, pwede naman dito. O pwede rin kami sumama sa bahay mo. Pwede, pwede. Pundan na lang. Sa bahay na lang ni sir. Oo. Doon tayo sa bahay. Wala si Mayora? Wala pa. Ta, pwede naman natin balikan. I-schedule dito muna naman. Kami. Okay pa. Pwede naman pong ano sir, schedule. Hindi pa naman ako. Ah, gusto mong mamit lang. Mamit lang kung natin. Ano, pwede naman. Ganda rin ano ginawa nila. No? Ganda. Ay, mga cottages nila. Ikot tayo. Gusto mo? Gusto ano mo? Na sir? Sa ano na lang? Pag namit na lang si Mayora. Pag ano na lang yung schedule na sila talaga yung isushoot. Sige, ate, ano ko kayo? Actually, itong mga bato na to kung naglalagay nito eh. Oo. Saan galing yung mga bato na yan? Nalaki ng bato. Saan galing yan? Galing pa ng kwan yan. Dinggalan. Dinggalan pa? Sa ilog? Oo. Dinggalan na ba siya? Oo. Si attorney, ako kung sabi niya nga sa akin, pupunta rito at meron daw isang resort sa Pampanga eh. Na? Eh, dadala niya ng mga batong malalaki. Gusto niya rin yan. Resort ni Gong? Oo. May resort siya sa Pampanga? Mayroon ako eh. Sinasabi lang naman lang siya sa akin. Hindi ko pa ano eh. Eh, sinasama niya ako eh. Niyaman talaga ni Gong? Oo. Ay, ayan pala si Mayora. Si Mayora ba yan? Oo. Ayan. Mamit mo na. Yung masipag ko na, masipag naming mayor. Ah, lali ka. Ayan, mamit mo na ngayon si Mayora. Ayan, masipag. Pinakamasipag naming mayor. Hello po, mayor. Noong maga. Ayan, ang pinakamasipag naming mayor. Nako. Si Buddy Gansenya. Mayor. Na ano na, vlogger. Hello po. Anong pangalan na natin niya? Agribusiness po.
Parang nababasa ko yun. Yes. One word ba yun? Agribusiness. Yes po. Agribusiness, how it works. Sa YouTube Mayor. Ah, YouTube. Meron din sa Facebook. Upo kayo. Apa? Sir, bali, upo ka. Para kumain ba kayo? Ay, yes. Oh. Buti na pa siya. Hello, dito ka. Sir, bali, dito ka. Agribusiness, how it works. Yes, Mayor. Okay. Pinasyalan niya yung ating kuan. Yung palayan. Palayan dun sa may Malining Mayora. Uh-oh. Yung maumahal yun si Sinta. Yes! Break. Isang kulay na ani namin ito lang. 16 daw. May umali na si Senta. Si Senta. Iba talaga si Parin yun. Well, lang yun eh. Mga 3,400. Ano? 3,400. Apo. Okay. You know, umiikot po ako buong Pilipinas po, umiikot po ako. Ah, very good. I-introduce yung ano talaga, no? Yes po. Eh, sabi ko nga para makita rin ng may ano niya yung ating sermata para naka-picture yung kuya po. Doon sa bag. Meron kaming gulayan dyan, meron din kaming fish pond. Mangga. Hanggang dyan sa restaurant lang po muna. Pero kung pwede nating i-feature. Pwede naman. I-schedule lang po. Babalik po ako ng ano yun. Oh, yan. Ano usually ang gusto niyong makita in a farm? Iba-iba po kasi yung setup Mayor eh. So, kung ano yung highlight ninyo. So, like, kagaya nito, accommodation, tourism, farm-to-table. Yan. Apo. Para ma-picture, para masikat tayo na. Yeah, pamilya nga eh. Uh-oh. I think siguro sa pag-iskap-iskap doon sa mga... Yung ano natin, kaya nagugulat sila dyan, yung naanihan ng 16 na kaban, inanihan ko ng 60 kaban. Yung maliit na ano dyan, nagulat nga sila, ang ganda ng palay eh. Kaya ano, sabi ko, sige. Ano po? Ilang beses ko na pong linabas si Sir June. Pinopromote nila yung ano. Ay, tutuloy na kami. Oy, thank you. Mayor, maraming salamat po. Apa. Doc, kakontakin ko si Doc. Sir, Doc. Eh, si Rani, magpapariper ang problema. Okay lang, tumawag sa akin eh. Murang presyo ng palay. 18.10 daw. Oo, 18.10 eh, sabi ko. 17.50 lang kanina. Baka pwede yung ano, lagyan natin ng ordinance yung mga nag-legal ban. Sila nagpapababa ng presyo eh. Sinisira ang presyo ng palay? Sinisira ang presyo ng palay eh. Yun na nga, yun na nga, ano. Grabe ang ahente, napakarami. Grabe. Lalo nakatambay sa Petron eh, napakadami. May penalty tayo sa mahuhuling nag-legal ban. Tapos, eh. Kaya ka kung tuwe, June, mag-meeting tayo lahat ng mga may reaper ng... Sige nga. Para kayo na rin ang mag-report ng mga outsiders na... Oo, oh, kawawa yung mga may-ari, sabi ko. Dapat na, ano. Sige. Actually, advantage yun sa mga farmers kasi mababa yung nagiging ano eh. Eh, ang problema, hindi naman pagka ano, sisiputin, pagka masama na yung palay, ayaw na repairin. Eh, dapa yung palay, ayaw mag-repair. Pipiliin lang yung maganda. Iiwan di paano yung ano yung mga nakadapa kawawa yung ba? Sabi ko nga kahapon salanan nila yun pupunta sila sa dayo yun na nga eh kahapon pinagtsagaan kung repairin yung dito sa kabatuan na puro dapa hindi isang ano dyan talaga yung mga middleman ng bumibili ng pala oo grabe at saka yung dami nung nagre-repair yun ang problema din yan hindi marami talagang siyempre sa daming volume ng palay, ay talagang tatawaran na yung palay mo na halos 1750 eh. 1810 daw sabi ni isang rani. Ibebenta niya na daw ba? Sa kanya, oh. Yung sa atin niya, stock ko lahat yun. Bahala na dyan. Stock ko na lang. Eh, papadala ko ng bigas na ano at matikman niyo yung 160 dyan. Nagpapabilad ako ngayon. Sige. Masarap yung bigas natin. I-set natin minsan yung mata. Yes, sir. Okay. Yes, sir. May number to apo, kay Dr. Kim binigyan ni Mayor. Okay. Apo. Yeah, sir, right. Mayor. Thank you. Okay, mayor, tuloy muna kami. Salamat. Kusyal! Kap! Salamat!
Oh, tuloy muna kami. Okay. Okay. Ngayon, nung gumika doon nung isang araw. Oo. Kay Danny. Kay Danny Mangawa. Ngayon, kung kailangan ko i-reaper mo. Mag-ano tayo doon? Nakarating daw, raptor mo daw. Oo. Sabi niya yung pare Danny. Ayan, nagpagawa ng daan ah. Siya nga. Ayun. Hindi makakagiik si pare Danny. Hindi sila makagiik. Si Boss Doktor. Oo. Sumuko na dyan. Ganyan na. Okay. Kaya ano natin ka pa. Sa kung may mga kailangan doon, papagawa ko sa ayos ko. Andan may dump truck at saka yung lubid na nag-aakot ng yung pak. Thank you. Okay. Sir. Sige. Thank you. Pagka ano, sabihin mo, head buddy, yes, sir. Kay Dr. Akim, kamo ako yung kaibigan ni Juan, ni ninong nyo. Hindi na ang Juan. Ang Juan ba? Nakausap mo nga po si Mayor. Apa. Parang picture natin ganyan sa state. Ito yung palay natin eh. Pwede natin ipaan yan. Ayan, nakakarga sa doktora. Ayan, yun yung palay natin. Ayan, paano niya makikili yan? Natin. Ayan, meron dito yung itimbangan. Yung palay ko nakabila doon, dami. Ito, mamimili ng palay ito. Sige, doon tayo sa petrol. May mga tanong lang siya. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.